yung champion. Meron silang idea para maging successful yung grooming challenge ko. Para lang naman tayo pa nagpa-grooming challenge, tayo pong mananalo, diba? I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. What is up mga boss, welcome back to my channel. It's me again, Kikuy House. Welcome back mga boss sa another episode. And kasama natin ngayon mga boss sa Bukmoy, Dukumpakmoy. This episode mga boss is ma-unbox tayo nito. And bibigay tayo ng tips kung paano magkaroon ng successful na grow out or grooming challenge. Alright? So, simulan natin unbox to mga boss. Actually, napakita ko na sa inyo to, pero the whole truth is mga boss, hindi ko pa napakita. So, papakita ko sa inyo, since tapos na rin yung grow out natin, papakita ko sa inyo lahat yung mga trophies natin. Tara, simulan na natin. Alright mga boss, ito yung US. Ah, hindi. Ito yung champion di US. Sa champion. Ito yung champion. Nakita nyo na ito mga boss dun sa yung kinuha natin siya sa gumawa nito si Pangko. Ayan, ito yung champion delikado, champion siya mga boss. Diyan yung sa champion. Ito naman yung first to third runner up. Dito na rin yung sa mga judges natin mga boss. Dito sa judges. Yan. Bloody Orbs, maraming salamat sa pag-judge ng show natin. Yan naman isa sa judge. Apes Upload, Domingo Line, maraming salamat sa pag-judge sa show. Grooming challenge natin. Ito naman Boss Cyril Kanyalita, maraming salamat. And ito naman yung mga runner ups. Apat. Fourth. From first to fourth para mga boss. Yan, first runner up. Yan, Boyan mga boss. O yung isda na yan. Rayupin. Ito naman second runner up. O yan, Boyan, hindi yan up. Third. Ayan, half. Third runner up. And lastly, fourth runner up. Ito sila lahat mga boss. Champion, judges, first, second, third, fourth. Yan lahat yung mga trophies natin. And since meron ng result mga boss, siguro at the end of this video, papakita ko sa inyo yung kung ano yung mga nanalo, sino-sino yung mga nanalo. Yan sila lahat mga boss. B-roll muna natin. Ito na sila.
Right mga boss, yun yung trophies natin mga boss. So hopefully sino man yung mga nanalo is satisfied sila sa mga trophies natin na bibigay mga boss, diba? And syempre yung champion per second, meron naman silang cash prize, so bibigay din natin yun, diba? So right mga boss, magbibigay lang ako ng mga ilang tips para kung sino man yung mga boss natin dyan na nagpaplano na magpapa-grooming challenge, at least meron silang idea para maging successful yung grooming challenge nila, bali yung event nila, di ba? So di naman na perfect talaga tong grooming challenge ko, pero by my own na lang na observation, kasi 3 times na to, bali pang skirmish 3 ko na to, pang tatlong grooming challenge ko na to. So depende na to sa naobserbahan ko and sa personal opinion ko to mga boss, and mga suggestions sa inyo, mga tips. So right, first tip natin mga boss sa pag-release ng isda. Before natin i-release yung isda and before natin i-declare na meron tayong grooming challenge, para sa akin, huwag nating i-declare na potentials yung mga isda. Kasi yung mga entrante is siyempre isipin nila na grooming challenge, potentials yung mga isda na pwede talagang isali sa mga actual shows, ganun. Wag, ang gagawin natin is post na lang natin na groomable. And about groomable naman na mga isda, isa mag-groom talaga, ang mga difference na lang nila niyan isa may maliliit na diferensya sa anal, ganun. 'Di ba? Sa forma may maliit, pero kung mapapakain ng maayos, mag-groom ng maayos, syempre siguro din natin gaganda yung isda. Yun yung i-release natin. Kung nangyayari sa akin is before ako magde-declare ng grooming challenge, re-release yung isda, sinisigurado ko na mag-groom talaga yung isda. Nagde-depende na lang yan sa mga groomers, yung mga sasali ng grooming challenge natin. Number 2 naman mga boss is kung na-release na yung mga isda or kung may mga inquiries pa ng mga entrante, siyempre reply tayo. Kung tayo yung nagpapagroom, may naobserbahan din ako dito na yung mga iba na magpapagroom isa di magre-reply. So yun yung mga comment ng mga nag-i-entry. So para sa akin isa replyan natin yung, siyempre kung may question sila, may tatanong sila sa atin, replyan natin yung mga entrante, yung mga tao na mag-i-entry sa grooming challenge niya. Yun, para naman ma-clarify sa kanila kung ano yung mga dapat gawin, ano ang nandun sa grooming challenge niyo. Yun, dapat replyan natin yung mga nag-i-entry. Number 3 naman mga boss is rules is rules. Siyempre, for me, ako yung nagpapagroom grooming challenge. Kung ano yung rules ko mga boss, rules talaga. Bali, kung meron akong gusto ko ganito, gawin nyo to, ganyan. Kung ano yung rules ko, siyempre ikaw yung nagpapagroom, di ba? Huwag mong hayaan na i-dictate ka ng mga entrante. Ikaw yung nagpapagroom, tapos yung entrante mo naman, yan yung nagsasabi na gawin mo to. Huwag, rules mo, your rules, your grooming challenge, your rules. Dapat ikaw yung masusunod. Diba? Number 4 naman mga boss, sa mga judges naman mga boss. Kung magpapagrooming challenge naman tayo, pipiliin natin yung mga judges na may alam talaga. Alam nila yung ginagawa nila. Alam nila tingnan yung mga isda. Alright? Yun yung isa sa importante para. Siyempre, itong mga tips ko sa inyo mga boss is
iwas na rin to sa mga, siyempre, kahit anong show, kahit anong grooming challenge, may mga bashers talaga. Para wala silang masabi, ayusin natin yung mga itong mga tips na binibigay ko sa inyo. Isa yun, isa mga judges. Dapat marunong talaga yung mga judges. Yun yung para walang question. For example, nag-declare na yung judges na ito yung nanalo, yan yung nanalo. Walang question yung mga nag-i-entry sa grooming challenge. Alright, so maliliit lang to mga boss, pero may mga point to mga boss. And lastly mga boss, is about sa trophy and sa cash prize. Kung nag-declare kayo mga boss, before pa nag-start yung grooming challenge yung mga boss, is kung nag-declare kayo ng certain amount, bigay nyo. Para sa akin mga boss, is kung for example, itong skirmish ko is ang champion is 20,000. May pera man, may collect man ako o wala, bibigay ko talaga yung 20,000 para yun nga iwas tayo sa basher. Kasi syempre kung 20,000 yung dineclare mo tapos bibigay mo lang hindi aabot ng 20,000, yun doon na mag-start yung mga bash na syempre magreklamo yung iba at the first ito yung dineclare na cash prize tapos hindi nasunod, ganun. Bali iwas din to sa mga mambabash and syempre iwas sa gulo kung may mga yun nga nagbabash natin, diba? Iwasan natin yan mga boss. Tapos ang trophy naman, ito yung pinaka importante para sa akin, kasi para sa akin talaga mga boss, ang trophy is may malaking difference talaga between trophy and cash. Ang cash kasi mga boss is siyempre pag nagastos mo na di mo na makikita yung cash. Itong trophy mga boss, sample nito, kahit tatanda ka na, kakapo ka na, maanak yung mga anak mo, may apo ka na, itong trophy na to mananatiling nandyan pa, diba? Mananatiling nandyan pa yung trophy sa bahay nyo or saan mo ikikip yung trophy mo. Hindi yan basta-bastang mawawala. So ang pinaka-importante talaga mga boss is bibigyan mo talaga sila ng magandang, talagang solid na trophy. Para sa akin ito mga boss, bibigyan ko talaga sila ng trophy na solid talaga. Yung bang pag sino man yung nag-champion, talagang alam niyang worth it talaga yung pag-groom mo at ilan yung gastos niya, ganun. May makikita siyang remembrance sa grooming challenge na sinalihan niya, nag-champion siya. Katulad nito, alam ko, for sure, para sa akin, hindi talaga parang masasatisfy talaga ang mag-champion para sa akin. Kahit ako, gusto ko magkaroon ng ganitong trophy. Pero alangan naman tayo pa nagpa-grooming challenge, tayo pang mananalo, di ba? So, yun lang naman yung mga tips natin mga boss, like maliit lang yun, ilang tips lang, pero bali yun yung mga naobserbahan ko sa grooming challenge ko and syempre ginawa naman natin, effective naman. So, I hope makatulong sa inyo yung mga tips na yun. Kung may plano naman kayong magpa grooming challenge or magpa grow out, so I hope makatulong yung grooming challenge na yun. Yun lang mga boss, papakita ko yung trophy sa inyo at magbibigay tayo ng tips sa inyo, ilang tips, pero I hope makukuha kayo ng magandang tips, maganda para sa inyo yung tips na yun and magagamit nyo sa in the future na for example magpapa grooming challenge kayo. Alright, hanggang dito na lang siguro itong video na to mga boss. Siyempre kasama pa rin natin Bukmoy the Compact Boy. Hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Hit that notification bell para updated kayo sa mga videos natin. And don't forget kung meron kayong nakuhang tips, meron kayong mga comment down below mga boss. And leave a like, kung gusto nyo share naman. Alright, Mistikoy House. Peace.